Unang-una sa lahat mga idol, no, sa mga hindi nakaalam, fan po ako ng Lakers. Baka sabihin nyo kasi na bandwagon ako eh, pero I got to be honest dito. Para sa akin, itong Clippers ang may pinaka malalim na roster sa buong NBA ngayon. And malinaw na malinaw talagang sila ang isa sa mga frontrunners para mag-champion ngayong taon. Binuo ang kanilang roster ni na John Wall, Paul George, Kawhi Leonard, Nicholas Batum, Ivica Zubac, Reggie Jackson, Luke Kennard, Terrence Mann, Robert Covington, Marcus Morris Sr., Norman Powell, Brandon Boston, Amir Coffey, at Jason Preston para sa kanilang regular na lineup. Samahan mo pa ni na Moses Brown at Musa Diabate na kanilang mga two-way contract players. Sobrang lalim nito mga idol. Assuming na sina John Wall, Paul George, Kawhi, Batum at Zubac ang inyong mga starters, ang bench unit nila ay binubuo rin ng mga players na maaaring mag-start sa ibang mga teams. Mayroon kang Reggie Jackson, Luke Kennard, Terrence Mann, Rocco, Marcus Morris at Norman Powell na dapat ay maging mga fixture sa kanilang rotation. Individually ay pwede pong maging candidate itong anim na to bilang 6th man of the year para sa Clippers. Sobrang mahihirapan talaga si Coach Tyronn Lue sa pagbalasa ng mga players na to kung silang lahat ay walang injury. In fact mga idol, sa nakikita ko ay medyo parang malakor ng 2019 Toronto Raptors itong roster build-up nila. Yan yung team na nag-champion kontra sa Warriors na may injured na KD. Actually mas malalim pa nga sila, mayroon kang Kawhi Leonard na magiging alpha ng team nyo, tapos andyan din si John Wall na at times ay maaaring saluhin ang opensa kung kinakailangan. Pwede siya ang maging Kyle Lowry ng team na ito kung mag-i-improve man siya sa kanyang catch and shoot abilities pati depensa. Pero big guard naman to and siya rin naman nagsabi na athletic pa rin naman daw siya. So tignan lang natin, then maaari nating ikumpara si Paul George sa role din ni Pascal Siakam no, na isang versatile all-around player. Tila Swiss Army Knife na kaya ring maging first option kung kinakailangan man. Naging susi rin po ang role ni Danny Green that year bilang 3-and-D wing player nila. Obviously ay pasok po si Nick Batum sa role na iyan, si Norman Powell ay pwede rin dyan, pati na rin po si Robert Covington. Then itong si Ivica Zubac pa ay pwede nating ihalin tulad kay Mark Gasol. Noong 2016 nga ay hinalin tulad rin ni Metro World Peace itong si Zubac kay Gasol. Big body na 7-footer, maganda ang mga fundamentals pero mas lumamang lang siguro sa shooting stroke at depensa itong si Gasol kaysa kay Zubac. Para naman sa kanilang bench, kaya rin pong i-replicate ni Reggie Jackson ang naging role ni Fred VanVleet na instant offense para sa kanilang team. Off the bench din po si Serge Ibaka that year. And si Marcus Morris ang ilalagay natin dyan, though mas maliit siya kaysa kay Ibaka. Noong finals, nasa between 10 to 15 minutes lang po si Norman Powell para sa Raptors. Pero for sure, magkakaroon niya ng mas malaking role sa Clippers. Then mayroon pa silang Terrence Mann at Luke Kennard na hindi pa natin nababanggit. Malalim talaga mga idol. As much as I hate the Clippers mga idol kasi nga syempre hometown rival yan ng Lakers, ay masay talaga na solido ang lineup na ito at pinakamalalim sa liga when healthy. Saktong-sakto mga idol at one season din pong naipahinga ni Kawhi Leonard ang kanyang injury at ready na sa redemption season niya. Si John Wall, gutom din niyang mag-champion at patunayan muli ang sarili niya matapos nga nating mabalitaan yung nangyari sa kanyang mental health sa sunod-sunod niyang problema sa kanyang personal life, pati syempre sa kanyang basketball career. Hindi ko sinasabi na mag-champion sila mga idol ha, pero for sure, contender talaga ang team na ito. Kayo ba? Sa tingin nyo, sana abot ang Clippers? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section down below. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay papindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.